Shout out tayong mga idol sa lahat ng mga solid Marsai supporter. Shout out kay Idol Marvin Maliveran, Alva Atinder, Amadeo Flores, kay Sunny Anya TV, Jose Pacificador, Norlin Picatsi, Lady B 73 MB, kay Gerard Anyobo, kay Idol Los Paul, Sweet Joy, Matt Meraboyno. Sa mga bago nating subscriber, maraming salamat sa mga pagtitiwala. Sa mga security guard sa buong Pilipinas, mga blind community, lalo na sa mga anting gero, mga albularyo at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Suminyas agad itong si Tatay Dadoy kay Burok na nasa itaas ng puno ng kahoy. Pagkatapos, tumalon ang engkanto sa lupa. At may mga ginagawa itong orasyon at ritual. Makalipas lamang ang 3 minuto, ang mga bangkay ng mga abwak napapalitan ang mga katawan ng mga ito sa pagiging putol na puno ng saging. Matapos na maitago nila ang lahat ng mga bangkay, dahan-dahan nang lumabas sila ng kakahuyan. At pagkatapos, padaan sa mga punong kahoy, binaybay nila ang mga ito paakyat ng talampas. Napakabilis ang kilos ng dalawa na sa loob lamang ng 10 minuto, narating na nila ang gilid ng talampas. Kita na din nila ang mga nakahilirang mga kabayan ng lugar. May mga nasipat din silang mga abwak ang nasa lugar at abala ang mga ito sa kanilang mga ginagawa. Dahan-dahan nang naglalakad sina Tatay Dadoy at Burok papasok sa mga kabayan. Kailangan nilang mahanap agad ang kinaroroonan ni Lolo Tikoy bago sila mahalata ng mga aswang na abwak. May mga iniusal-usal na mga orasyon ang albularyong si Tatay Dadoy habang patuloy silang naglilibot sa buong lugar. Ilang sandali pa nang marating ng dalawa ang isang malaking bahay sa dulo ng talampas. Napatigil sa paglalakad itong si Tatay Dadoy at itong si Burok. May kakaibang naramdaman ang albularyo. Lihim na sinipat-sipat nito ang buong paligid. Pagkatapos, tiningnan nito ang malaking bahay. Sa lahat ng mga bahay na nakikita nila, ito ang pinakamalaki. At kapansin-pansin na mahahaba ang bakod sa bahay na ito. At may mga nagbabantay sa pasukan. Kaya sa isip ni Tatay Dadoy, maaaring ito na ang bahay ng pinuno ng mga abwak. At maaaring nandito na din itinatago itong si Lolo Tikoy. Tumitig itong si Tatay Dadoy nang makahulugan kay Burok. At ilang sandali pa lamang ang nakalipas, mabilis nang umibis ang mga ito papunta doon sa kakahuyan na nasa likod ng bahay. May ilan silang mga nakasalubong, ngunit hindi na nila pinansin pa ang mga ito. Nang papalakas ang naramdaman ni Tatay Dadoy na pwersa na galing sa isang kakayahan ng tao. Ngayon, sigurado na siya na nandito nga itong si Lolo Tikoy. Nang makapasok na sila doon sa kakahuyan sa likod ng bahay, mabilis nang inilabas ni Tatay Dadoy ang isang kabibing kulay itim. Ipinahid niya agad sa kanyang buong katawan ang langis na nanggagaling nito. May itinali din ito na isang lubid na gawa pa sa balat ng halaman ng mimosa. Pinakain agad ang mga ito ng dasal at pagkatapos, humanda na ang albularyo. Bilin niya kay Burok na maghintay ito doon sa kakahuyan dahil papasukin na niya ang malaking bahay. Makalipas ang ilang sandali, mabilis nang umibis itong si Tatay Dadoy. Singbilis ng hangin na umakyat ito
sa bakod na nakapalibot sa malaking bahay at dumiritso ito sa kaloob-looban. Sa pagkakataon na ito, sa loob ng 10 minuto, hindi makikita at hindi mararamdaman itong si Tatay Dadoy ng mga abwak. Kahit na nagtataglay pa ang mga ito ng malakas na kakayan at kaalaman sa orasyon. Pumasok agad ang matanda sa nakabukas na pintuan doon sa likuran. Dinaanan lamang niya ang ilan sa mga abwak na nasa labas at sa pasukan. Pagkapasok ni Tatay Dadoy, nilibot agad ang paningin ito at pinakiramdaman kung saan nang galing ang malakas na pwersa. Ilang sandali pa, agad na naramdaman ni Tatay Dadoy na nasa ikalawang palapag ng galing ang pwersa na galing sa isang kakayahan ng tao. Kaya mabilis nang umakyat sa ikalawang palapag itong si Tatay Dadoy at hinahagilap niya sa mga nakahilirang kwarto ang kinaroroonan ni Lolo Tikoy. Hanggang sa mapatigil ito sa tapat ng isang kwarto, lumingon-lingon ang matanda. Walang ibang tao sa lugar. Nasa baba ang lahat ng mga abwak, maliban doon sa isang kwarto na sa dulo. Naramdam niya ang pwersa ng mga abwak. Hinawakan niya ang siradura ng pinto habang nag-uusal ng mga orasyon, at pagkatapos itinulak na ito ng albularyo. Pero agad na bumulaga sa kanya ang 4 na mga abwak. Napalingon ang mga ito sa pintuan at nagtataka kung bakit bumukas na walang tao. Hindi na pinahuma ni Tatay Dadoy ang mga ito. Mabilis nang kumilos ang matanda. 2 magkasunod na sapak ang pinakawalan, at tumimbuwang agad ang 2 sa mga ito at nawala ng malay. Sa gulat ng 2, pansamantalang hindi nakakilos ang mga ito ng ilang segundo. Sinamantala na ito ni Tatay Dadoy. Sinikwat niya agad ang isa sa panga. Sa lakas ng pagka-atake ni Tatay Dadoy, tumimbuwang ito at tumama pa doon sa may dingding. Nang bumagsak ito sa sahig, hindi na ito gumagalaw. Habang ang isa, hinawakan agad ni Tatay Dadoy ang magkabilang sentido nito. Nang akmang tatalon sana ito palabas ng bintana, sabay ng mga pag-usal ng orasyon ni Tatay Dadoy, bumagsak sa sahig ang abwak at agad itong nangingisay. Matapos ang mga ginawang pag-atake ni Tatay Dadoy, mabilis itong tumakbo papunta sa isang maliit pang silid sa loob ng kwarto. Binuksan agad ito ng albularyo at bumulaga sa kanya ang isang matanda na nakagapos padipa ang mga kamay at pati na rin ang mga paa. Sa paanan nito, may isang maliit na kawali na punong-puno ng mga dahon at iba't ibang uri ng mga ugat ng puno. Umuusok ito kahit na walang apoy. May nakita din si Tatay Dadoy na 4 na mga bungo ng tao ang nakapalibot sa paanan ng matanda. Dali-daling kumuha ng ilang pulbo itong si Tatay Dadoy at isinaboy ito sa buong paligid, sabay ng pag-uusal ng mga orasyon. May kinuha din itong sanga ng makabuhay at pinaghampas ang buong paligid. Matapos na gawin yon ni Tatay Dadoy, kinalagan nito agad itong si Lolo Tikoy. Pagkatapos, hindi na ito nag-aksaya pa ng oras. Pinasan agad ang matandang si Lolo Tikoy. Binuksan ang bintana ng bahay at tumalon ito mula sa ikalawang palapag. Pagkatapos, mabilis nang tumakbo papalabas ng bakod ang matanda. Ngunit sa ginawa ni Tatay Dadoy, agad na naramdaman ito ng pinuno ng mga aswang na abwak. Malakas din ang mga taglay nitong kakayahan
na kahit na may mga matataas na uri na pambagot, itong si Tatay Dadoy, naramdaman pa rin ito ng pinuno ng mga abwak. Lumabas ito ng silid kasama ang dalawa pang tauhan at sinuyod agad ang buong bahay hanggang sa makita nilang wala na doon ang bihag nilang si Lolo Tikoy. Sa galit ng pinuno ng mga aswang, sumigaw ito ng napakalakas at umaalulong na nabulabog na ang lahat ng mga kasamang abwak sa labas. Inutusan agad ang mga tauhan ito na ipaalam sa lahat na may nakapasok na kalaban sa kanilang teritoryo at iniligtas nito ang bihag nilang albularyo, ang bihag na makapagbigay sana sa kanya ng dagdag na lakas at kapangyarihan. Kailangan nilang mabawi ito galing sa sinumang nagligtas ng matanda. Habang itong si Tatay Dadoy, mabilis nang sumuot ito sa mga kakahuyan. Kasama itong si Burok at pasan-pasan itong si Lolo Tikoy. Rinig na nila ang mga alulong ng mga aswang. Nang mapalingon itong si Tatay Dadoy, kita niyang may mga lumilipad-lipad na mga uwak papasunod sa kanila. At sigurado siya na may ilan sa mga ito ang nasa ilalim ng lupa. Ang nasa isip ngayon ni Tatay Dadoy, kailangan na makahanap muna sila ng mapagtataguan at gagamutin muna niya ang mga sugat at natamong galos ng matanda. Sa tingin kasi niya, ilang oras na lang maaring bumigay na ang katawan ng matanda dahil sa mga natamong mga sugat nito. Habang tumatakbo ang mga ito, may nasipat silang malawak na pangpang. Doon muna tayo, Burok. Magtatago muna tayo habang gagamutin ko ang mga sugat ng matandang ito. Ang sabi nitong si Tatay Dadoy, at dumura-dura ito sa paligid habang tumatakbo. Ginagawa ito ng matanda para hindi agad na masundan ang kanilang mga amoy. Ilang minuto pa ang lumipas, narating na nila ang pangpang at agad na naghanap sila ng pwedeng mapagtataguan hanggang sa makakita ng maliit na butas doon sa pangpang. Mabilis nang pumasok ang mga ito at sinilyuhan agad ng malakas na uri ng orasyon na pambakod at pangharang ang pasukan. Pagkatapos, inilagay nila sa batuhan itong si Lolo Tikoy. Nagulat din ang dalawa dahil kahit na maliit ang butas ng pasukan, napakalawak pala sa kalubluuban ito. Walang inaksayang oras itong si Tatay Dadoy. Agad na inihanda ang mga dalang gamit at ang mga gamot. Kailangan niyang magamot agad ang mga sugat ng matanda at gagawin ang ritual para madugtungan pa ng isang taon ang buhay nitong si Lolo Tikoy.